Maligayang pagbabalik mga tol, update sa final pay-per-view ni Canelo versus Triple G. Ayon sa unang balita ni Dan Rafael ng ESPN, umabot sa 550 hanggang 575 billion pay-per-view buys ang laban ni Canelo. Sinasabing bagsak ang pay-per-view ni Canelo dahil 600,000 pay-per-view buys ang inaasahan ng The Zone. Ngunit sa bagong nilabas ng The Zone na pay-per-view buys worldwide, umabot ito sa 1.06 million pay-per-view. Ito na ang kabuuang benta sa buong mundo. Lumaki hanggang 1.06 million dahil pinagsama ang bilang ng pay-per-view plus subscription ng The Zone. May mga dating nakasubscribe kasi sa The Zone na bumili sa laban ni Canelo, kaya umabot ng 1.06 million worldwide. Ito na ang pang-apat sa pinakamalaking pay-per-view ni Canelo sa buong karir. Pinakamalaki ang laban niya kay Mayweather na umabot sa 2.2 million pay-per-view buys. Pangalawa hanggang pang-apat ang tatlong laban ni Canelo kay Golovkin. Isa lang ibig sabihin nito mga tol, si Triple G pa rin ang talagang nagpapaangat sa pay-per-view ni Canelo. Lahat ng tatlong laban nila umabot sa 1 million pay-per-view buys. Marami ang nagsasabi na mahirapan na si Canelo sa kanyang pay-per-view dahil walang kalaban na mabenta ang market. Kailangan pa rin ni Canelo ng isang sikat at may napatunayan para mapanatili ang mataas na pay-per-view. Kung matatandaan mga tol, sinabi ni Canelo bakit daw lahat ng champion siya ang tinatawag at hinahamon. Katulad ni Jermall Charlo at si David Benavides, parehas daw under ng PBC promotion. Pwede naman maglaban sa super middleweight para maging mainit ang pangalan. Kung sino daw ang mananalo kay Benavides versus Jermall Charlo, ito ang kalabanin ni Canelo para mas bumenta ang laban. Ngunit hindi daw ito ginagawa ni Benavides at si Jermall Charlo dahil inaalagaan ang undefeated. Parehas daw gusto lang pagkakitaan ang laban kay Canelo. Sinasabi pa ni Canelo mga tol na wala naman nakalaban na malakas si David Benavides. Kung titignan daw ang kanyang resume, si Anthony Drell lang umano ang nakalaban niya na former champion. Bukod kay Anthony Drell, wala nang nakalaban na champion si David Benavides. Kaya walang interest si Canelo kay Benavides dahil wala daw siya makukuha sa kanya kahit manalo. Pero may alas na hinahawakan ngayon si Benavides, ito ang kanyang interim WBC. Mandatory si Benavides kay Canelo. Kung sakaling makalaban ito ni Canelo mga tol, sigurado si Canelo pa rin ang llamado. Kahit manalo si Canelo kay Benavides, marami pa rin ang negatibong matatanggap. Sasabihin na naman ng mga fans na wala pa sa prime si Benavides, kulang pa sa experience at bata pa. Kahit si Jermall Charlo mga tol, wala pa nakalaban na malakas na champion, pero sinasabing iniiwasan daw ni Canelo. Basta kritiko ni Canelo, laging may negatibong comment. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.